Isa na namang gabi na puno ng adventure dito sa Antique. Let's try it. Medyo maligamgam na yung tubig. Sorry, hindi ako naka-swimsuit. Hindi ako nakapaghanda eh. Tapos ano nang gagawin? May apoy na! Ano ba yung tumatusta ba ako dito? Ay, Diyos ko, Lord! At food trip. Pero bago matikman ang sarap, kailangan muna daw maghirap. Dahil talagang extra challenge din ang pangunguha ng mga sangkap. Ang bigat eh. Hindi ko to kaya. Ayan, gumagalaw na oh. Napakabigat naman ito. Ay! Parang lumusot. Ayan na. Parang kumikilos na siya, oh. Mabigat yan. Arhan! Oh my God. Ay! Diyos ko, ang lalim. Ito na daw yung ubod. Hindi itong buong ito, pero yung... Yan lang. Ano kaya lasa nito? Malalaman natin mamaya. Daw, medyo mapait-pait daw yung lasa nito. Diba, yung mga ibang nagluluto ng ginisang munggo, nilalagyan nila ng dahon ng ampalaya yung kanilang munggo. Mapait yung nipa, pero yung mismong munggo, super lambot na nung ano, nung baboy. Dun sa matigas, dun mo hihiwain. Puputuli na ganyan. Expert, ha? Gamit itong makina na ito, ipapasok kayo natin itong mga tubo para ma-extract yung katas ng sugar cane o ng tubo. So dito sila kuya, walang tigil yung paghahalo nila ng muscovado sugar kasi pinapa-cool down nila ito. Kailangan mag-cool down siya, lumamig. Pag lumamig kasi siya, doon nalalabas yung asukal. So, ito na yung nagawa nating purong-purong muscovado sugar. Native ito? Native po. Matagal yan, papalang. Buong na manok. Native na manok. O yun o, lutong-luto na talaga. Sarap. Panalo. It's the best. Nakatikim na ako ng maraming mga estofado, pero one of the best ito kasi talagang purong-purong muscovado sugar yung ginamit. Malinamnam. Hindi siya yung nakakasawa. Samahan niyo kaming tuklasin ang magagandang tanawin at namnamin ang masasarap na pagkain. Lahat ng yan sa ating Antique Food Adventure. Bahagi ng Panay Island ang Antique. Nabiyayaan ang probinsya ng magagandang dagat, malilinis na ilog at cold springs na dinarayo para makapag-relax. Ang ating ngang-unang destinasyon, perfect na pahingahan ng mga turista. Dito sa bayan ng Tibyaw kung saan makikita ang mga naglalakihang kawa na ito. E ano nga bang niluluto rito? Kilala ang Antique para sa muscovado sugar. Noong unang panahon, nung hindi pa uso yung mga makina, ang muscovado sugar ay niluluto sa mga ganito kalalaking mga kawa. Yung katas ng tubo, ilalagay nila dito sa mga kawang ganito kalalaki. Tapos lulutuin nila ng lulutuin yung katas na yon hanggang sa lumabas yung purong-purong muscovado sugar. Pero... nung nagsimula na tayong mag-export ng muscovado sugar sa iba't ibang bansa katulad ng South Korea, nagkaroon sila ng guidelines para daw mas healthy ay ipinagbawal nila yung mga ganitong klaseng kawa. Kasi baka daw may mga anumang chemicals or whatever, gusto nila stainless daw yung paglulutuan ng muscovado sugar. Hindi na alam ng mga taga rito kung anong gagawin nila dun sa kanilang mga lumang kawa.
Nakaisip sila ng paraan para mapakinabangan itong mga kawa na ito. At kung dati asukal ang niluluto sa kawa, ngayon tao na raw. Ito yung world famous kawa bath dito sa Antique. At susubukan natin ngayong magpaluto ng buhay. Charot! Kawa bath dito sa Antique. Let's try it. Medyo maligamgam na yung tubig. Sorry, hindi ako naka-swimsuit. Hindi ako nakapaghanda eh. Ano, hihiga lang dito? May apoy na to? Aapoyan niyo pa? Okay. Tapos ano nang gagawin? May apoy na? Ano ba ito? Matusta ba ako dito? Ay, Diyos ko, Lord! Sakto talaga ang kawa bath pagkatapos ng mahabang biyahe mula Maynila. O, di ba? Nakapag-relax ka na, may natutuhan ka pa tungkol sa industriya ng asukal ng Antique. O siya, back to work na muna mga kapuso. Ang ating next stop sa bayan ng Lawaan. Ang tinaguriang sweetest municipality ng Antique. Dito raw kasi matatagpuan ang malawak na tubuhan at mga pagawaan ng Muscovado Sugar. Yung probinsya ng Antique ang top producer ng Muscovado Sugar sa buong Pilipinas. Yung Muscovado Sugar, ito yung dark brown na uri ng asukal. Talagang purong-puro, tapos matamis siya talaga at masarap yung lasa. Pero over the years, medyo nag-decline yung production ng Muscovado kasi syempre, napalitan na ito ng refined sugar, yung puting-puting asukal. Ngayon, dito sa Antique, nire-revive nila ulit yung industry ng Muscovado kasi mas healthy yung Muscovado at saka ito yung nakakatulong sa mga tao rito. Harvest season na raw, mangunguha tayo ng tubo. Let's go! Okay, mangunguha tayo ng tubo! Magandang araw po! Magandang araw po! Hello po, Kuya! Kayo po si Kuya Tobias Magluyan. Mukhang nakuha na, na-harvest na. Opo, dinala na namin doon sa may... Ah, ito na lang ang naiwan. Opo. Alam nyo, ang tubo, usually pinatutubo nila ito mga 12 months. Yeah. Diba? Mga 10 to 12 months bago talagang tumaas ng ganito. At once a year lang talaga ang harvest season. Ano? Yes. Naku. Paano po ba nag-harvest? Ganito naman. Mag-tag-trabas. Yan. Saan po banda? Yan, dito. Pag ano, dito na yan. No? Kukunin na yan. Ayun. Lagay dito. Lalagay dyan. Ayan. Saan ang kuha dito? Dan, sa puno. Sa puno? Ayan, sa dulo sige, talaga? Ganyan? Opo. Yan. Sige. Yan. Tapos? Kunin mo ang dito. Saan banda? Yan, dito? Yan. Paano ko malalaman kung saan banda kukunin? Ano lang yung karkulo na lang yan. Kakalkulunin ko na lang. Yan. Lagay dyan. Ito, matamis na ito. Tamis yan. Ito pa yung madali, yung pagtatabas. Oo. Ang mahirap, yung pagbubuhat. Kaya nga dati, noong mga 1960s, talagang number one talaga ang Antique pagdating sa Muscovado Sugar. Eh, yung Muscovado, actually ito yung healthy na uri ng sugar kasi wala siya masyadong chemicals, hindi siya dumaan sa makina. Talagang mano-mano ang pagluluto dito. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa dito ng mga taga-Antique. Mamaya, magluluto tayo ng asukal. Doon sa matigas, doon mo hihiwain. Puputulin na ganyan. Targahin na natin ito, mga tubong to. Sa lugar namang ito dinadala ang mga naaning tubo. Padadaanin ito sa isang makina para makuha ang katas. Gamit itong makina na ito, ipapasok kayo natin itong mga tubo para ma-extract yung katas ng sugar cane o ng tubo. Ayan o, tingnan nyo, kapag nilagay na niya, Kuya, mag-ingat ka dyan! Baka makuha ka ng makina! Sanay na po rito. Doon sa ilalim, lumalabas na yung katas ng sugar cane. Ayan o, puro-puro yan! Thank you.
natin na-extract yung katas, dadaan ito sa filtration process. Tapos, lulutuin na ngayon yung katas ng tubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times. Hanggang sa umabot siya dito para maging purong-purong sugar na siya. Ngayon, stainless na yung ginagamit na lutuan ng katas ng tubo. Pero dati, ang ginagamit nila dito, yung pinaliguan natin kahapon, yung kawa, di ba? Na cast iron. So ito ngayon, ito na yung katas ng tubo. Tapos, magiging ganito siya. Ayan. So dito sila kuya, walang tigil yung paghahalo nila ng Muscovado sugar kasi pinapa-cool down nila ito. Kailangan mag-cool down siya, lumamig. Pag lumamig kasi siya, doon nalalabas yung asukal. Kapag hindi natin siya hinalo ng hinalo, naku, titigas, tapos magiging parang panok siya ba siya. So ito kailangan isang oras daw silang maghahalo-halo dito. Kapatagi na ba? Ayun o, dun sa bahaging yon, nakikita ninyo, asukal na siya talaga o. Kanina, liquid pa talaga yan. As in, very ano, talagang liquid talaga siya. Pero nung nag-cool down na siya, naging puro na siyang asukal. Maganda rin sa kanila. Pwede ka inin ko. Ang tamo. Dahil nakakapagod at mabusisi ang paggawa ng Muscovado Sugar, syempre may reward naman tayo. Titikman natin ang putahing mas pinasarap ng Muscovado. So, ito na yung nagawa nating purong-purong Muscovado Sugar. Kasama ko dito si Kuya Alan. Gagawa tayo ng... Chicken estofado. Chicken estofado? Opo. Na may Muscovado Sugar. May Muscovado. Ang una natin gawin, lagay natin yung tubo. Ay, ilalagay yung tubo. Gawin natin yung kama ng manok. Lagay natin yung manok. Native ito? Native po. Ako, matagal yan pa pala. Buong native na manok. Pagkatapos, titimplahan ng manok. Ingredients sa loob. Sibuyas. Sibuyas. Luya. Tsaka bawang. Bawang. Lagyan natin ng toyo. Sa loob, lagyan natin sa, para ma-absorb sa loob. Pinya po. Pineapple slice. Ilalagay na rin ang pinya at ang juice nito. Pagkatapos, lagyan na ng Muscovado sugar. Ganyan lang pala yan talaga. Ano? Tapos? Tapos, takpan natin at salang na. Maghintay po tayo ng 45 minutes to 1 hour. Hanggang sa lumambot na talaga siya. Lalagyan din ito ng tanglad na nag-aalis ng lansa at magbibigay ng masarap na aroma. Oh, yun o! Lutong-luto na talaga! Makalipas ang 45 minutes, malambot na ang ating manok. Wow! Lagyan natin yung kamote at saging na saba. Oh my gosh! Ready to serve na ang estofadong manok! Tikman na natin itong estofadong manok. Oh, yung pakpak na lang ang kukunin ko. Siyempre, maglalagay ako ng pineapple at saka ng saging na saba. At ito ang sabaw. Tikman ko muna yung sauce. Sarap! Panalo! Ang sarap naman ito. Nakakagana. Maalat-alat naman, na-miss. Mapaparami ka ng kanin dito.
Tsaka super lambot na nung manok. It's the best. Nakatikim na ako ng maraming mga estofado, pero one of the best ito kasi talagang purong-purong muscovado sugar yung ginamit. Hindi overpowering yung tamis niya. Hindi nakakasawa yung tamis niya. Yung talagang, alam mo, purong-purong asukal. Sarap. At kapag muscovado na rin ang pinag-uusapan, hindi mawawala ang panghimagas o dessert. Tuwing may okasyon, patok raw sa mga bata at matatanda ang puto muscovado. Dito po ay mayroon tayong giniling na bigas overnight para mas madaling magiling. Lalagyan ito ng muscovado sugar at baking powder. Halo-haloin natin ng konti para ma-dissolve yung asukal, muscovado sugar at saka baking powder. Hahaluin lang ng mabuti. At saka ilalagay sa kanilang hulmahan. Isasalansan na ito sa steamer at lalagyan ng toppings na buko. Pwede na po natin itong steam. 15 to 17 minutes. Ilang minuto lang, luto na ang ating puto muscovado. Tikman na natin yan! Malinamnam. Hindi siya yung nakakasawa. Nice. Sarap. Mula Lawaan, darayo naman tayo sa katabing bayan nito, ang Barbaza. Ang tawag dito ay Nipa Palm or Mangrove Palm. Ito lamang yung uri ng palm na pwedeng tumubo sa mga estuarine areas o yung mga mangrove areas, yung lugar kung saan naghahalo yung alat at saka tubig tabang. Ito na yung bunga ng nipa. Yung nipa, marami siyang mga iba't ibang gamit. Pero ngayon, hindi tayo kukuha ng suka, hindi tayo kukuha ng kaong, hindi rin tayo kukuha ng pawid. Ang gagamit natin ay kukunin natin yung ubod ng nipa. Kasi ginagamit daw nila yun pang luto. Okay, saan ba yung ubod? Ubod, ibig sabihin yung loob na loob yun, di ba? Opo, ma'am. So, saan ba na dito yun? Sa ilalim po. So, pinipili nyo lang yung mga nipa na ano? Pag pumili po, ma'am, yung ganito po, yung maliit lang yung ano, yung magdadahon pa lang. Oo. Yan po yung malalaman na may loob yung ubod. Ah. Kasi pag wala po ito, pag tas may bunga lang, wala pong ano laman. Walang laman. Talagang ano, parang bubungkalin talaga natin yung ano. Mababaw lang ba yung ano niyan, ugat niya? Mababaw lang, ma'am. Ang bigat eh. Hindi ko to kaya. Ayan, gumagalaw na oh. Napakabigat naman ito. Ay! Parang lumusot. Ayan na. Parang kumikilos na siya, oh. Mababaw lang pala yung ugat niya, no? Dadalhin ko lang dito, ma'am. Dadali natin sa ilog? Hilahin doon? Dito na lang, ma'am. Kahit ano. Sige, dali natin. Kaya mo dalhin. Ma'am. Mabigat yan. Aray! My God. Ay, Diyos ko, ang lalim. Mas magaan siya kapag nakalutang sa tubig eh.
So, saan ang ubod dito? Ay, sa loob ang sagot na. Ito, ito dito. Opo. Ah. Yun. Parang ano lang ah, saging ah. Okay, o pang bubong! Parang wala na naiwan, kuya, ay. Maliit lang, lang. Nandito lang. Ayan na. Alin, alin? Yung ubod po. Okay! Ito na daw yung ubod. Hindi itong buong ito, pero yung... Yan lang. Ano kaya lasa nito? Malalaman natin mamaya. Okay, so ito na yung nakuha naming ubod. Saan ba dito yung ubod? Kunin na natin. Sa gitna po. Yung gitna lang. Opo. Ito na lang po. Hala, ang konti! So ito lang siya, oh. Ang konti! So usually, kinukuha nila yung ubod kapag may paggagamitan naman sila dun sa mga ibang bahagi ng... nung nipa. So, kapag halimbawa, nakuhaan na nila ito ng suka, ng kaong, at saka nakuhaan na nila ng para sa pawid nila, imbis na hayaan na lang yung puno at itapon na lang siya, kinukuha nila yung ubod nito. Apo. Nasaan na? Nasaan na ba? Itong buong to? Apo. Oh! In fairness, ha? Ito na yung nakuha nating ubod ng nipa. Iluluto na natin ito ngayon. Kasama ko dito si Kuya Loren. Hi! Merong munggo! Oo, oh, upo so, ma'am. So, isasahog ito sa munggo? Opo, ma'am. Saka nilalagyan po ng pata, ma'am. Pata ng baboy. Wow! Tuwing kailan ninyo kinakain itong ganito? Alos, pag may okasyon po dito, ma'am. Ah, pag may okasyon! Opo. Ah, sa bagay, kasi yung ubod ng nipa, isa lang naman ang ubod ng nipa. So, isipin mo, papatay mo yung buong puno para lang sa araw-araw na pagkain. Siya. Pag espesyal na okasyon, ayan, may ubod ng nipa. Sa pagluluto nito, una munang iginisa ang luya, bawang, sibuyas, at pata ng baboy. So kanina, nilagan na namin yung munggo para maging ganito ka, ano, kalambot. Kapag naging brown na ang pata, pwede nang ilagay ang munggo at daragdagan ng tubig. So, pakukuluin lang natin ito hanggang sa lumambot yung baboy. Kapag lumambot na yung baboy, saka natin ilalagay yung ubod ng nipa at saka yung mga pampalasa. Okay, lumambot ka na! In the meantime, ipe-prepare na namin yung ubod. Iwain na po natin ng maliliit. Gaano kaliliit? Ganyan lang po. Ah, ganyan bite lang. Size lang po. Bite size? Akin ang bite nito. Ilalagay na ang ubod ng nipa at titimplahan ng asin, tanglad at sili. So ang sabi nila, yung ubod daw, medyo mapait-pait daw yung lasa nito. Diba yung mga ibang nagluluto ng ginisang munggo, nilalagyan nila ng dahon ng ampalaya yung kanilang munggo. Medyo bitter din yung dahon ng ampalaya. Ito, imbis na dahon ng ampalaya, ubod ng nipa ang gagamitin, yun yung magbibigay ng medyo mapait na lasa doon sa ginisang munggo. Okay, kakaibang ginisang munggo ito ha, kasi may ubod ng nipa. Ano kaya ang lasa? Okay, tikman natin itong ginisang munggo na may ubod ng nipa. Oh, malambot na yung nipa, oh. Tikman natin ito. Mapait yung nipa, ha? Pero yung mismong munggo, super lambot na nung ano, nung baboy. Maganda yung pagkakaluto dun sa baboy.
Tapos talagang malapot na malapot yung ano, yung munggo. Hindi naman masyadong mapait yung mismong munggo. Pero kapag kinain mo yung nipa lamang, mapait siya talaga. Pero hindi naman overpowering yung kanyang pait na magiging super mapait yung ano, yung munggo. Balanse lang yung lasa. The place where the mountain meets the sea. Diyan kilala ang Antique. Sa aming pagbisita rito, bukod sa payapang kapaligiran, sabi nila pampaganda daw to ng skin! Nakita namin kung paano alagaan ng mga residente ang kanilang yun. Tradisyon. Parang ano lang ah, saging ah. Mas magaan siya kapag nakalutang sa tubig eh. Ang mga industriyang nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan. Ang tabi? At mga pagkaing mas pinasarap ng dedikasyon at puso sa pagluluto. Yun ata yung nagagawa talaga ng palayok. Very flavorful. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, magandang gabi. Ako po si Cara David. Ito ang pinasarap.